Good morning. Dito tayo sa Calax, no, kung saan papunta tayo sa Silang. Ngayon ang araw na itinakda natin para install na natin yung ating kitchen cabinet project dun sa Silang, sa mismong bahay. Napakasarap magbiyahe dito, sumang luwag yung Calax. Bali yung ating kitchen cabinet, yung mga cabinet natin na karga, yung modular cabinet natin ay andun sa truck. Bali pagdating doon, kung sino mauna sa amin, malamang kami talaga yung mauna. Mag-layout na kami agad habang yung hinihintay namin yung truck na darating. Ay bali, di po na kami makapag-install agad ngayon, no? Kasi may tight di bagay dito sa side. Yung dating countertop nila na siminto, yung pagsamatalan nilang kitchen ay titibagin natin. At saka yung mga electrical ay kailangan pa natin i-layout at ililipat natin yung ibang linya doon para tumapat doon sa ating mga appliance kung saan dapat magsaksak ang appliance. Sa mga nakapanood sa part 1 ng video na to, ito na yung karugtong, ito na yung part 2 ng ating video, no? Ngayon, kung di man kayo nakapanood sa part 1, mas maganda kung panoorin nyo rin yon para masubaybayan nyo talaga yung project na to. Bali, yung sa part 1, pinapakita natin doon yung dating mga cabinet nila, yung design, kung paano kami gumagawa ng design, at saka yung ginawa namin doon sa shop. Dito sa part 2, makikita nyo yung installation namin hanggang sa pinaka-finished product natin. So, sana tapos nyo yung video na to para makita nyo yung pinaka-finished product natin. Dito na tayo sa site kung saan pagdating namin may maya dumating na rin yung truck. Halos magkasunod lang kami. Kaya binaba na rin namin agad yung mga kabinet para nakalit na rin yung truck. At makapagsimula na kami pag-layout ng mga electrical. Napasabak agad yung ating mga kasamaan sa pagbakbak ng lumang countertop ng kitchen. Bale, i-clear muna natin yung kabinet na yan, itong countertop na to, at pagkatapos saka tayo mag layout para sa electrical, para sa mga abang sa mga saksaka ng mga appliance at saka ilaw ng kabinet. Habang inaayos yung electrical, sinimulan na rin nating buhin yung mga kabinet. Bali, sa unang araw, no, halos yun lang ang nagawa natin kasi nagtitibag pa tayo ng that kitchen nila. Bali, halos piece kabinet lang yung una nating na-fix. Pero ready na ito kinabukasan para sa pagkabit ng granite. Sikan din namin sa installation namin sa project dito sa Silang, no, sa Munting Ilog project. Silipin natin yung loob kung anong development na. Kasi kahapon nagtibag pa lang kami, kaya di kami nakapag-install ng mga kabinet at saka yung mga linya ng mga electrical kinakabit namin kahapon. Kahapon iniwan ko yung mataw ko ng mga bandang hapon, no? Titingnan natin ngayon kung nakapag-install na kahapon. Tara. Ngayong araw na to, ikakabit na rin yung granite, no? Bale, nahuli lang sila ng konti at sa biyahe pa yung mga tao. Maya-maya, darating na rin yun at ikakabit na rin yung granite. So, tingnan natin, double check natin yung mga nagawa ng tao kahapon kung talaga pwede na pakabitan ng granite. So, ito yung naputan natin. May kinabit na sila na hanging kabinet, pero pag-alaman ko na may maling sukat sa kailangan i-adjust yung hanging kabinet, kaya kailangan natin baguhin yung hanging kabinet. Kasi ang sukat nila ay ininsakto yung 60 cm galing dito sa countertop na kahoy pa lang. Ibig sabihin nito, pag nilagyan ng granite, di na kasi yung tiles ay di na aabot ng 60. So, nagkamali ng fit yung tao. Tanggalin natin yung hanging cabinet na yun at ibabalik natin. Ilagyan natin sa tamang sukat. Kasi di pwedeng mababa ito kasi hindi magmatch doon sa ating minibar at sa kanyang drop ceiling. At itong base cabinet ay kailangan natin i-fix na to kasi para tuloy-tuloy yung pagkabit ng granite. So, tutulong na tayo sa pag-fix ng cabinet na ito. Dumating na yung tawa natin na magkakabit ng granite. Simulan na agad yung pagkakabit. Ayan, boy. Ano natin? Walang tubig. Ugasan mo lang. Time check, 4:24 na ng hapon. Bali, ito na yung natapos namin.
sa pangalawang araw. Bali, yung granite ay tapos na ikabit. Bali, inayos na lang namin yung dugtungan ng mga granite. Tapos mamaya, lilinisin na ito. Yan, inasa yung madugtungan para di masyadong halata yung madugtungan. Dito, nakabit na rin namin yung hanging cabinet no, sa ano, babaw ng rip. Tapos itong cutlery, ayan na, nakabit na. Nakabit na namin yung mga pinaka ano, drawer piece niya sa cutlery. At saka mga ilang pinto, nakabit na rin namin. Ayan, malinis ng ating countertop. Kasalo po yung binabapping natin para lalabas yung pintab niya. Ito namang mga wall ay napahiran natin ito ng ready fix no, para naman gumasip pang itong wall at maganda ang kapit sa ating tiles para sa backplash. Ayan, tapos nang pahiran ng ready fix yung ating wall. Wala pa sino magaspag na tingnan yung ating wall. Yun ang sikreto namin para di na kami magtik-tik-tik-tik sa pader para magandang kapit ng tiles sa pader. Good morning! Pangatlong araw na natin ngayon no, dito sa site. Kung saan sa palagay ko ay matatapos na tayo ngayong araw na to. Ito na yung pinakalas din natin dito sa site. Uy! Mapapanis yan! Bakit kinamay mo? Kinakabit na natin yung tiles no, yung backplash tiles natin. Kinabit natin ito na tiles ay glossy white. Bali puti rin siya. Tapos yung mga basket, yung mga kulang sa mga basket kinakabit na rin natin. Yung mga pinto, ikakabit na rin natin sa araw na to. Tapos tatagalin na rin natin yung mga protection film. Dito i-reveal na natin yung kintab ng ating mga pinto. Kung gaano kakintab yung ating finish. Finish product. Ganoon kakintab. Alaminate na ito. You know. Baka hindi magatuwa ng langaw. Magigulas ng langaw nito. Time check, alas 3 na ng hapon. Ganito yung aming ano pa rin nagawa. So malapit na. Ang kuting linis na lang. Saka mayroon lang mga kuting retouching. Nagwawalis na. Pero yung tile sitter, ito mayroon pa siyang dalawa na iwan. Nakabit na yung bobin. Yung basurahan natin dito, nakabit na rin. Yan, ako mismo nakabit nito. Okay, pull out. Dalawa, pull out. Yung faucet, umandar na, may tubig na. Yung cutlery, kabit na rin. Pero nung sa araw pa ito nakabit natin, no? Ay kahapon pala. Itong sabitan ng kopa, yung wine glass, nakabit na rin natin. So malamang bago magalsin ko ay matatapos na talaga kami nito.